lens po kami. Per season po kasi, sa per season po is 24 content creators. Tapos naiiba-iba pa po yun kasi every week po, meron pong na pumapasok. Parang eliminate, ganun po. May papasok na bago, tapos may maaalis. Pero under management pa rin po sila. Wala lang po sila sa loob. Ganun so, po. Anong difference nun? Kapag nasa loob at nasa labas? Nakakulong, hindi naman nakakulong, pero lock-in po sila doon ng 3 months. Actually, ongoing po yung show eh. Mm-mm. Ngayon. Okay. So, may show talaga. Itong, may sinasabi ditong 40%, ito yung commission ng manager. Yes po. So, doon sa kinikita nyo, sa House of Collab, kung may matanggap kayo, net of 40% na yun. May cut po sila na 40%. 40%. Okay. So, ang nagbabayad sa'yo yung mga brands. Yes po. Ano nung brands ba ang nandiyan dyan sa House of Collab? Pwede po bang sabihin yung mga brands? Wag na lang. Mabuti pa, wag na. Pero mga international po. Kaya expect talaga namin na dapat malaki ang bayad kasi mga international. May rates ba yan? Alam nyo yung mga rates nyo? Yun din po yung nire-reklamo. So bulag kayo doon. Hindi nyo na alam. Pag nangingi po kami ng transparency ng payment ng brands, hindi po talaga kami... Dito sa kontrata nyo, wala nakasulat na rates? Kung ano? So, ano... Discretion nila, magkano ibabayad sa inyo kung kada content na ilalabas mo? Ano lang po? Hindi pare-pareho? Opo, iba-iba po. Iba-iba po kami. Ah, okay. Yun ang parang ano ata ron. Para medyo gray area doon. Bulag kayo doon. Hindi po talaga namin alam kung magkano. Sila na lang magde-desisyon. Ganun na nga po. And they could just say, ito lang ibabayad namin sa'yo dahil wala naman na pag-usapan. Ito lang kwan. Hindi nila binabase sa views o ano, wala. Wala. So, paano na didetermine? Bulag po talaga kami, wala po talagang transparency sa payment ng mga brand. Pero nung pumasok kayo, ano yung diniscuss nila about dun sa payment ninyo, yung cut ninyo, ano yung naging discussion ninyo? Ayun po, sinabi sa akin na may allowance, pero wala akong idea kung magkano yung allowance talaga. Pero nung sa talent fee ninyo? Sa talent fee, depende po sa brands. Depende po kasi sa brands, yung kukunin yung ka ng brands. Opo, ganun po. Kung kukunin ka po ng brands, tapos depende din po sa... Sa brands po talaga eh. Depende po talaga sa rate ng brands. Pero hindi po talaga namin alam kung magkano kasi wala po silang nilalabas na letter na kung magkano po yung sa payment ng pinaka-brand. Bali, sasabihin po nila kami na ganito yung halaga ng gawin mo yung content. Tapos hindi namin alam na magkano kaya yung kinat nila, hindi namin alam. Tapos pag nag-reach out kami about dun, nagagalit po sila. Po. Kumontak, bigyan lang number ko sa office tapos baka next week ha, tapusin lang natin itong week na ito. Okay busy po. Kami. Monday, Tuesday, tawagan nyo. Mag-set tayo ng meeting. Okay ha? Po. Sige, ganun na lang po. Ma'am, i-coordinate na lang natin. Rai, Angelica, and Ma'am and Sir. I-coordinate na lang natin para makausap niyo si attorney kasi kailangan pa-reviewin nila attorney to yung contract ninyo. Kasi ang pinakagusto niya lang naman mangyari is makaalis na kayo doon. Opo. Tama ba? Ano ba yung pinakagusto nyo mangyari? Pati po makuha na po yung mga payment na nakahold. And also yung... Ano po yun, ma'am? Sige po. Ano po yun? Yun nga, yung payment po nakahold and sa contract po. Pati yung show po mismo. Okay. Tapos ma'am, ganito. Pag humarap na rin kayo kay Attorney Fred, ilagay nyo na rin doon kung magkano po yung mga dapat singilin sa kanila. Okay po. So meron kayong computation na ilalatag din kay Attorney Villamore. Okay? Para fair din sa kanila, magbigay kayo ng mga estimated kung magkano talaga yung sisingilin ninyo. Kayong apat lang naman. Actually, marami po. Pero kaming apat lang po yung... Humarap na yun. Kasi yung iba po, may mga work and yung iba... Sinisindak-sindak po. Takot pong humarap. Kaya kami lang po yung naglakas loob kasi kailangan na po din namin ng tulong. Okay. Sige po, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? Okay po. Para po doon sa pag-schedule kay Attorney Freddie Villamore, kailangan kasi maaral muna ni Attorney yung mga contract at kung ano ba yung mga gusto niyong gawin. Para makita natin, ha? May kontrata kasi. Mm-hmm. Okay. Ilatag niyo na lang din kung magkano yung sisingilin ninyo. Okay po. Para may pagbabasihan sila, Attorney. Okay? Sige po. And sa House of Collab po, kami po yung aming tanggapan ay open pa rin naman po kung gusto niyo yung malaman din po kung ano po yung naging problema sa inyong mga talent na si Arai, si Angelica, and si Rodolph and Gail. Okay. At sige ma'am, kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay, maraming salamat po. Sige, salamat po. Sige, iho. Ingat kayo. Okay. And